Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito
na inyong tinitirhan ngayon, magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipaniya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag nanin yung atlangan. Ang pagsasakatuparan ng mitin niya't kalooban. Magpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo ang namumunga ayon sa aking aral, kailanman ay hindi makakaranas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailanman ang sinumang namumuhay sa iyong aral? Dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpapangaral sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpapangaral sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos.
hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakilala ko siya at ginawa ko ang kaniyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kaniya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako'y ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay ngang ilang araw na lamang at papasok na tayo sa pinakataimtim at pinakabanal na paggunita ng sambayan ng Kristiyano, ang Semana Santa o ang mga mahal na araw. Kaya naman, paigting na paigting at lalong lumalala at lumalalim din ang tensyon na nagaganap sa pagitan ni Jesus Nazareno at ng mga Hudyo. Sa unang pagbasa, narinig po natin ang pakikipagtipan ng Diyos Ama kay Abraham. At bilang resulta ng kanilang tipanan o tinatawag na covenant, ang pangalan ni Abraham ay pinalitan sa pangalang Abraham. At isa sa epekto nito, si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. Kinalaunan, tatawagin din si Abraham bilang ama ng pananampalataya. Kaya nga kung mapapansin ninyo, may habilin ang Diyos kay Abraham na dapat maging tapat din siya sa tipanan niya sa Diyos. Dahil alam naman natin na kahit anong mangyari, ang Diyos Ama mananatiling tapat sa kaniyang winika, sa kaniyang pangako, at sa lahat ng kaniyang sinasabi. Kaya nga para sa mga Hudyo, si Abraham, si Moises, at mga propeta ay dakila para sa kanilang pananampalataya. Si Abraham, kanilang tinitingala at binibigyang halaga bilang pundasyon ng kanilang paniniwala at pananampalataya. Ngunit narinig natin sa Ebanghelyo na ang mga Hudyo tila ayaw paniwalaan si Jesus Nazareno. Tila ayaw parangalan
ang presensya ni Jesus Nazareno. Kaya kahit anong paliwanag ng mga Hudyo, hindi nila tinatanggap ang mga sinasabi ni Jesus Nazareno. Kaya nga sa bandang huli, ipinakilala na ni Jesus ang tunay niyang kalikasan. Anong sinabi niya? Bago pa si Abraham, ako'y ako na. Naaalala niyo yung salitang, I am who am I. Diba sinabi rin ito ng Diyos kay Moises bilang kaniyang pangalan. At ngayon, ipinakikilala ni Jesus Nazareno na siya'y siya nga. Ako'y ako nga. Parehong pareho ng pagsasabi ng Diyos Ama sa kaniyang pangalan kay Moises. Ang ibig sabihin nito, tunay ngang ang Diyos Anak at Diyos Ama ay iisa. Tunay ngang si Jesus Nazareno ay bugtong na anak ng Diyos Ama. Subalit kahit anong paliwanag ni Jesus Nazareno, sadyang matigas ang puso ng mga Hudyo. Kaya't anong ginawa nila kay Jesus at sa kaniyang mga kasama? Sinimulan ng batuhin at nais dakipin. Anong ginawa ni Jesus Nazareno? Siya ay nagtago. Nagtago ba siya dahil siya'y takot at ayaw niyang mamatay? Hindi. Si Jesus Nazareno, hindi takot batuhin. Si Jesus Nazareno, hindi takot mamatay sa kahit anong paraan. Ang tanong, bakit po siya nagtago, Father? Simple lang ang kasagutan, sapagkat hindi pa niya oras sa mga sandaling iyon. Hindi pa yon ang panahon ng kaniyang pagpapakasakit. May tamang panahon na inilaan ang Diyos Ama para sa kaniyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Dito sa kabanatang ito ng Ebanghelyo ni San Juan, ang ginamit na reference point kung bakit ang ating simbahan ay may lumang tradisyon ng pagtatakip ng mga lilang tela. Dahil sa pagtatago ni Jesus Nazareno sa templo. Uulitin ko po, maliwanag, hindi siya nagtago dahil natatakot siya. Nagtago siya dahil hindi pa niya oras. At kung mapapansin ninyo, kailan muling bubuksan ang mga tela? Sa kaniyang pagkabuhay na mag-uli. At ito ang panahon ng Kwaresma. Tahimik, payak, simple, ordinaryo, sapagkat tayong lahat nagninilay at nag-aabang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Pagkatapos ng mga mahal na araw, ang Mother of All Virgils, ang Easter Vigil, diyan ang panahon na kung saan magbubukas muli at masisilayan natin ang mga rebulto, ang altar at mga imahen. Sapagkat dito nakasalalay ang ating pananampalataya kay Jesus Nazareno sa kanyang muling pagkabuhay na mag-uli. Kaya nga sabi na minsan ni San Pablo, empty is our faith if Jesus Christ did not resurrect from the dead. Anong ibig sabihin? Baliwala daw ang ating pananampalataya. Baliwala ang ating pagdadasal kung si Jesus Nazareno ay hindi
muling nabuhay sa mga patay. Sa totoo lamang, tunay ngang si Jesus Nazareno mula sa panahon ni Abraham ang pinakaunang nabuhay mula sa mga patay. Kaya anong ginawa ni Jesus Nazareno? Nung siya'y muling mabuhay, pumunta siya sa kanlungan o kinaroroonan ni Abraham kasama ang mga namatay na upang buhayin muli ang mga taong may pananampalataya at muli silang ibalik sa tunay nilang tahanan sa langit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang ating ginagawang pagminilay, pagsasakripisyo at pagkakawang gawa ngayong panahon ng Kwaresma, lahat tayo nais makapunta sa kalangitan ng Diyos. Nais nating makita ng harapan ang Diyos. Ito ang pangunahing layunin ng ating buhay. Kaya naman itinuturo sa atin na maging inspirasyon natin si Jesus Nazareno. Si Jesus Nazareno, umiiral na noon pa. Wala pa ang tao sa mundo. Sapagkat si Jesus Nazareno ay tunay na Diyos at Panginoon. Wala siyang pinagmulan at wala siyang hangganan. Nung siya'y isinilang sa mundo, ang ibig sabihin lang noon ay ang ating Panginoon pumasok sa kasaysayan ng tao. Pero hindi nangangahulugan na doon lamang nabuhay si Jesus Nazareno nung siya'y ipinanganak ni Santa Maria. Si Jesus Nazareno buhay na kasama ng Ama noon pa at wala silang simula. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, bago pa si Abraham, ako'y ako na. Ibig sabihin, wala siyang pinagmulan. Siya ang Alpha at Omega. Siya ay Panginoon. Siya ay Diyos. Siya ay Hari at tagapagligtas natin. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, patuloy tayong inaanyayahan. Huwag nating patigasin ang ating mga puso. Kilalanin natin at tanggapin natin si Jesus Nazareno bilang tunay na Panginoon, tunay na Diyos, tunay na Hari ng ating mga puso at tunay na tagapagligtas natin sa kuko ng kasalanan at kamatayan. Inaanyayahan tayo sa ating Eucharistia na mas lalo nating palalimin ang ating pananampalataya at pagmamahal kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus Nazareno na gumagabay sa ating pagpupunyagi at pananampalataya patungo sa Ama. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos, naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakahayahang magpunyagi sa pananampalataya patulad ng ginawa ni Abraham
Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya naway ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay, manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na Amen. Aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sakit na nakahirapan ang nadama ko ay aliw pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa sa'yo, Ama, aming handog ang pinapayatala na ito handog ng iyong bayang sumasamo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon, sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihan, sa krus ay itinanghal, sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Seeing you, we love you. Without seeing you, we embrace. Without seeing you, we follow. Without seeing you, we seeing you.
Announcement. Inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang ating official na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal ay lumuluhog sa iyong pagmamahal upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. So Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipituho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin.